Miyerkules at 13, mga dreno. March 13, natunaw na yung inilang snow nung, ano ba umulan, Sabado at Linggo yata, mga dreno. Natunaw na siya. At ngayon, maganda na uli yung weather. Minus 1 pa rin, mga dre, pero napakaganda ng weather yan. Unti-unti tataas na yan. Mga ibon, masasaya na, oh. Tayo naman, babiyahe tayo. Tindahan na yung mga dre, Walmart, tapos Plengke, wala. E tingnan natin sa East List, pagkatapos pag wala pa rin, titingnan natin sa Duktan. Ito sa East List, baka meron, mga dre, no? May order na ako, may kinuha na ako sa Jantalon na Walmart. Pero ito nga, tingnan natin. Ano nangyari? Kumusta ba? Oh? Eh? Teka, may nagpalista na nagpapashout ang kulang. Oh? Oo, super sikat ka, promise. Ganon. Ito pala, oh. Tiga US? Ang ganda naman ang buhok mo! Uy, bakit pa mata ka, kuya? Talaga? Nagpabelo ako. Oh my God! Ang ganda ng buhok mo, kakulay ng suit mo. Dun lang po yan sa ano, dun saan? Lang po yan sa salon, dun sa May Queen Mary, ang pangalan ko. Eh, ano ang pangalan nung katita Angelita? Le Boutique. Yun, Le Boutique? Basta masyadong Pransel. Oh, oh. Pero kung gusto po ninyo, ano, kung saan ko talaga ito na napagawa, tumawag lang po kayo sa store. Yun, punta na lang kayo dito, mga dre, sa Islis. Kumain na rin kayo. Ay, mo kay Beshi. May nagpapasyaw sa Siyempre si Kuya Baba. Sikat siya po yun, no? You're in demand. You're trending. Okay, okay, oo, oh, oh, yan lang. Taga ano, taga New Brunswick. May taga New talaga? Brunswick. May taga yeah. Ottawa. Eh, ano mo may lang taga US. I-push mo lang yan ang i-push. Kuya! May taga US pa? May taga US ko. Wow! Oo. I-push mo lang yan! Magkano? Akala daw nila kaya daw sa pumunta, masakit man sa kalooban. Dahil daw para baka daw nandito ka. Kaso pasensya na ako. Ako lang meron dito. Sabi nila, ikaw yung nakita namin sa video niya. Kaya kami nagpunta dito eh. Ado? So balikan na kuya. Oo. Oh, back to... Back to reality na. Back to reality. Nakapa. Hi, Kisrin! Okay. Thank you, ah. Thank you. Thank you. Oo. Andre, kita-kita tayo rito. Punta na. Tatlong tindahan, mga Andre, no, bago ako nakakuha ng ano, pampapaitan. Mga Andre, shoutout po sa inyo, no, yung mga nagpunta po rito sa East List at naghanap sa atin. Maraming salamat po sa inyo at pasensya na po kayo, mga Andre, no. Sa susunod na lang po, sa uulitin, sana po magkita-kita tayo at maraming salamat po sa pagtangkilik. Thank you mga dre, no? Talagang ano, napakataba ng puso ko. Thank you. Isang oras yata to. Hirap hanapin, ah. 2200 sana 2200 tong isa. Pero sabi niya sa likod daw dumaan. Oo nga, 2200 to. Hindi ko pa dala yung grocery, mga dreno. Kasi ano eh, baka mahanap ako ng hanap tapos hindi ko na makita, 'di ba? Okay, may daan sa likod. Doon ako dadaan sa likod.
success. Ang layo na itong dinilibiran ko mga Dre. 39-11. Ang layo eh. Ay yung bahay namin oh. Dito ako nag-deliver sa tapat. Layo, di ba? Ngayon naman, meron tayo sa... Oop! Wala akong nalaglag eh. Meron naman tayo dito sa Harbys. $10, 1.9 kilometers. Kaya winner, winner. Chicken dinner. Ayun na lang yung gas natin mga Dre. No? Kaya magpapagas muna tayo. Sakto-sakto. $35. Minutes. Ang tagal naman. Bihira. Oh. 13 kilometers mga Dre. No? Ganyan kalayo ang narating natin. Pero natatandaan ko mga Dre. Nung bago pa lang ako. Na nagdi-deliver din. Makarating na ako rito eh. Kaya sabi ko. Kasi may nakita akong tulay na mayroong graffiti. Sabi ko parang familiar po. Tapos nung nakarating ako rito, yun nga, nakapunta na ako rito mga dreno. Anyway, labas na tayo rito para makita nyo mga dreno. Walang tayong mga bahay rito, mga bago pa. Pag malalayo ka na, pag malayong lugar ka, kasi nga, kumbaga palayo na yung ano mga dreno, yung development nila eh, from Montreal, napunta sa Laval, tapos napunta sa Boudreau. Palayo na yun mga dreno ha. Kumbaga, Laval 20 minutes, Boudreau 30 minutes, so 40 minutes from Montreal mga Dre, mula sa amin. Tapos susunod pa ron, di lalayo na naman mga Dre, no. Mga bagong bahay mga tinatayo. Ayun naman yung kagandahan, bagong bahay. Kaya lang, malayo lang talaga mga Dre, no. Pag dito ka napunta. Mahuhumsi ka talaga mga Dre, no? Pag medyo sa countryside ka, kung hindi ka sanay, kung galing ka sa Pilipinas o kaya sa lugar na masaya, magulo, tapos biglang pagpunta mo ng Canada, mapunta ka dun sa countryside mga Dre, no? Sa maliliit na ano, sa maliliit na bayan, medyo tatamaan ka talaga ng homesick eh. Pero kayang kaya yan, adjust lang, di ba? Laging ano lang naman, panahon lang mga Dre, di ba? Time heal all homesickness. Time will heal mga dreno, everything. Tsaka iniisip ko, isang beses kasi may subscriber mga dreno na nanonood palagi sa channel. Dito rin yata kami dumaan nun. Malayo sila mga dreno. Naisip ko nga ano eh. Kasi sabi niya nung una, nung nagpepresyuhan na kami mga dreno. Kasi ano eh, nahihiya ako magpresyo mga dreno. Nahihiya ako magpresyo para sa trabaho ko. So, kinontak niya ako kahit malayo siya sa akin. Sabi niya, may papagawa ko sa iyo. So, pumunta ako doon mga dreno. Kumbaga, medyo natagal lang kaming gawin yun. Kasi nga, kailangan i-figure out mo pa eh. So, parang inabot kami ng 4 oras doon mga dreno. Ang ginawa ko, naningil ako ng ano, $20 per hour mga dreno. Ano yung kumbaga medyo nahihiya pa nga ako ng mga dreno, $20 na para sa akin. Kasi nga medyo mataas ang ano, mga dreno, yung rate ko sa plaza. Kaya sa rin sa dahilan niya mga dreno, kaya kung bakit pag may nagtatanong sa akin kung pwede kong gawin yung ganito nila, yung ganyan, hindi po ako umuoo kasi po nahihiya naman ako magpresyo. Tumatanggi na lang po ako, sinasabi ko na lang na busy ako kasi nga po nakakahiya eh. Pagkatapos sabi sa akin nung nagpagawa, sabi niya, sige na sabihin mo na kung magkano yung presyo mo. Sabi ko nga, hindi kayo na po bahala, bigyan niyo na lang po. Sabi niya, sige na sabihin mo na kasi marami pa kaming ipapagawa rito, kung magkasundo tayo sa presyo, siyempre ikaw rin yung tatawagin namin. Sabi niya ganun sa akin, no?
Pagkatapos, di, pinaresyon ko nga, 20 isang oras. Di, 80 siningil namin. Pagkatapos, hindi na ulit tumawag. So, inassume ko na, yun nga, baka ako namahalan sa presyo ko. Eh, hindi ko naman pwedeng sabihin na nagigilty ako, mga Andre. Kasi nga, yun yung sa palagay ko na worth ng trabaho ko, mga Andre, no? Yung worth ng oras ko. Tanat si Jonathan, mga Andre, no? May sinasabi kanina sa akin eh. Dre, saan ka ba, Dre? Dre, saan ka ba? Ano nangyari? Oh. Sakita na to. Ano ba to? Pangkape. Ako buta rin. Kaya ako sa iyo eh. Noong ka ng tuta ko. Hindi na noon ako makakatulog mamayang gabi nito eh. Oh. Ubusin mo na yan, sige. Akin mo talaga to. Magpap, ano mo sinasabi mo? Nabita na ito. Hanggang next month na lang to. Palit tao lahat? Nakita mo mga bago na ako lang luma. Oh? O, tignan mo mga tao ko. Puro bago. Yeah. Wala, stick di. Eh di paano yan? Di mag-Uber ka na rin. Uber na lang ako. O, may sasakyan ka naman gagamitin eh. Wala naman. Ano bang gusto nila sasakyan ang gusto mong gamitin ko? May sports car at saka luxury. Sa sila. Pabira. May makukuha ka naman yata dito, Dre. Siguro. May separation ba kayo? Hindi ko alam kasi binenta eh. Hindi naman nagsaradong total eh. Ibig sabihin parang bankrupt? Nagbenta na lang. Binenta na lang. Nagpagod na eh. Anyway. Marami na ang kumpanya dyan. Pambihira. Buta, magta 9 years eh. Na 9 years October. 9 years? Eh pag ayun mo sakit mo 'di pag 9 years na tas wala separation. Pag na 9 years puta wala separation pa. Oh, kainis eh, oh, pag ganun. Parang masakit sa damdamin din. Oo. Sinabi mo 9 years wala separation pa. Ako 5 years wala na ako sa plaza, wala lang sa plaza. Wala. 5 years wala. Wala. Na, almost 9 years October. Eh, ganun talaga. Hindi, bagay. Ano, may kukuha ka. May ano ba kayo rito? May mga RRSP kayo, mga ganun. Wala, hindi ako kumuha. Alam ka na lang naman sahod natin dito sa plaza. Diba? Pambihira. Anyway, eh, dalawa lang tayo wala trabaho. Kasama na kita. Baka tayo pa mag-uuna sa order ngayon yan. Okay lang kung order. Hindi naman nagagamit yung sasakyan ko isa'yo. Diba? Uber. Eh, amo na. Ay, ganun talaga, ano? Kailangan mo yung pagpilitan ko sa bagong may-ari. Ay, ayaw nga sa akin. Oo. Magkasawa pang pharmacy. Egyptian. Wala tayo magagawa dyan. Eh, sana bayaran ka. Oo. Eh, di, paano, Dre? Hanap buhay muna ako. Hanap buhay? Ha? O, sige. Pariya-pariya muna ako. Dito muna ako sa akin yan. Baka hanggang next month talaga. Eh, saan kita makikita niyan, Dre? Eh, puta, sa daan. Nami-miss ka ng mga fans mo, eh. Sa daan tayo magpakipakita, mga ano. Magtatayo na lang ang negosyong massage therapy. Mesotherapy. Dito rin sa plaza. Oh, yun. Abangan nyo. Saan ka kumuha masahista? Sa Pinas? Hindi, dito. Kay boss. Ah, okay. Ah, sige, Tan. Okay. Oo. Yun lang, mga Dre, no? Pag nagsara ang kumpanya of $8.30, pakita ko na lang sa inyo, pwede na, malapit lang yung 1 kilometer sa Siliguri. Sobrang sigurista ko sa parking, mga Dreno. Dito ako nag-deliver. May parking space pala rito. Pero, doon ako nag-park. Pero mas okay na yan, mga Dreno. Kaysa paglampas mo, wala kang parking, tapos mag-hazard ka sa gitna. Jewish Hospital, mga Dreno. Kinukuha ko lang yung malalapit na order. $13. Katulad nun, 8 items yung diniliver ko dyan.
Yung isa, 7 items, 1 kilometer. Malalapit lang mga dre. March 14. Unang delivery ko mga dre, no? 12:28. Pambihira. Ano to? Sorry. Agency. Agency ng... Oo nga mga dre. Eh no. Kung naghahanap kayo ng trabaho, tawagan nyo yan. Baka matulungan nila kayo. Nandito tayo sa Henry Burasa. Naging familiar sa akin tong Henry Burasa mga dre. Kasi sa pagkakatanda ko, dito sa banda sa Henry Burasa, dito ko unang ano mga dre, no, nagpa-interview tungkol sa lisensya mga dre. Kasi akala ko dati pwede na yung dala kong lisensya galing Pinas. Pero wala pa nga akong isang taon nun. Wala pa kasing isang taon yung lisensya ko sa Pinas nun. Kaya hindi nila tinanggap. Tatanggapin lang po nila yung lisensya nyo galing sa Pilipinas pagdating nyo rito sa Canada, kung nakaka-1 year na po sa inyo yung lisensya nyo. Ibig sabihin po nun sa pagsabi kong tatanggapin nila is pwede pong mag-exam na kayo. Pag nakapasa po kayo ng exam o knowledge test, pwede na po kayong mag-road test. Pero kung wala pa pong isang taon yung lisensya nyong nai-issue sa Pilipinas, nagpunta na kayo sa Canada, ibig sabihin po nun, mag-aaral na po kayo ng driving dito sa driving school na tatagal po ng mahigit isang taon. Isang taon o mahigit isang taon mga dre, no? At ang tuition, abot na yata ng $1,000 mga dre, no? Ang layo ng pinarkingan ko, di ba? Dito. Doon ako galing. Para safe. Maglakad na ako ng malayo-layo. Kesa matikitan ako ng ano. 100 hanggang 500. Parang pumapogi ako. Oh, malayo pa. Dito daw eh. Sure. Naligaw ako mga dre, ano? Doon ako nagpunta. Yung pala, dito ako nakapark, diba? Doon ako nagpunta. Yung pala dito yung apartment. Ang bihira ako. Lalaki kasi ng building, nakakalula. Provinsyano ba? Itong order na to mga dreno, yung dalawa na i-deliver ko na maayos, etong panghuli, eto nagpahirap sa akin. Tatlong order, $26, pinagsama-sama mga dreno. 9.10 kilometers, kaya ako kinuha kasi $26. Hindi mo na kailangan mag-grocery, pick up ka na lang. Yun nga lang, tatlong tao yung pagdadalhan mo. So
Sobra akong pinahirapan na itong ano na to, delivery na to, ha. Tingnan nyo kung nasan ako, mga dre, ha. Okay sana yung ano, eh, pagpunta rito, eh. Eh, parking lot, eh. Kaya lang, nadali ako nung ano, eh. Eto, tingnan yung construction dito, mga dre, ha. Malamang magsisimula na sila na naman ng ano, yung mga construction nila, mga dre, no? Kasi springtime na, eh. Spring hanggang fall, merong construction yan, mga dre, no? Except lang sa winter. Yan, oh. Dapat doon pa lang, kanina, dediretso na ako doon, mga dre, no? Galing ako doon sa kanto, dediretso ako rito. Tapos ito na yung deliver ko. Pero ginawa ko, hindi ko kasi kabisado to, eh. Pwede pala rin dumiretso, di ba? Ngayon lang nila binuksan. Ginawa ko, nagpaikot-ikot ako, kumaliwa ako, kumalan ako. Hindi ko makakita. Ang ginawa ko, pinarada ko yung sasakyan ko dito, mga dre. Sa paradahan ng ano, for hotel only. 15 minutes allowed daw, eh, para sa hotel, eh. Ah, kitang aso, ulit ang paa. Aso ni ano yun, eh, Queen Elizabeth, no? Corgi. Layo ng parking, di ba? Moonville. Uwi na naman ako dito, mga dre. Uwi na ako sa area ko. Okay, mga dre, see you later. Mga dre, yung Dodge Caravan, yung sa harap ko. Sana gusto ko siya, mga dre, no? 7-seater yan, eh. Gusto ko siya kasi maluwag nga siya, yung maganda yung loob niya, mga dre, no? Spacious. Tapos pag kinulaps mo yung mga upuan, talagang flat lang siya sa ano, yung sa loob niya, flat talaga siya. As in, pwede kang maglagay ng kama, pwede mong higaan kahit banig lang. Tama ba ako? Ganun siya ka-flat, mga dre, no? Kaya lang, kung bakit ko na siya naging ayaw, kasi po ganyan yung ginagamit nila Jocelyn sa ano, mga dre, no? Sa trabaho, yung service nila, dalawang ganyan. Nung naka 100,000 na, mga dre, yung mileage niya, yung dalawang sasakyan is nagka problema sa transmission na kinailangan magpalit ng transmission. Dalawang Dodge Caravan, mga dre. Kaya iniwasan ko na yan, mga dre, no? Deliver ako dito sa napakataas na building na to. Pagkatapos ko mag-deliver, mga dre, nakatanggap ako ng ano, ng email. Yung Bitcoin, halos 100,000 Canadian dollar na, mga dre, no. Natatandaan ko, mga dre, no, last year, bago ako nagbakasyon, siguro mga June yun, mga dre, no, bumili ako ng Bitcoin. Nag-spend ako ng $500, mga dre, no, para bumili ng Bitcoin. Tapos ang presyo ng Bitcoin noon nasa 75,000. Pagkabili, bumagsak, mga dre, yung presyo ng Bitcoin. Umabot sa 23,000. Di, frustrated ako, mga dre, no. Sabi ko, pambihira, makakabawi pa ba yung presyo na ito? Sa makatawid, mga dre, parang may investment ako noon sa ano, sa ano bang tawag yan, sa perang ganyan na nasa $1,000, mga dre, no. Tapos bumagsak siya sa $500 kasi nagbagsakan lahat ng ano, ng mga coin, mga dre, no, kasama na nga yung Bitcoin. So ang ginawa ko nung December, mga dre, no, binenta ko yung sa akin kahit lugi ako ng $500, kasi naisip ko rin parang baka hindi na makarecover yung Bitcoin, mga dre, no. Pagkabenta ko nung December, nakuha ko yung $500 ko. Ngayon naman, ang presyo ng Bitcoin, alam niyo ba kung magkano na? Ayun na nga, kulang 100,000 na Canadian dollar, isang Bitcoin, mga dre, ha? Pambihira, oh. Kung hindi ko binenta yung sa akin, siguro kahit papano, eh, nag-appreciate yun. Baka more than $1,000 na yung, mga dre, no? Kaya nga sabi nila, eh, hold. Talo tuloy ako, oh. Anyway, yan ang kwento ko sa downtown, mga dre, no? Hindi na masyadong malamig, mga dre. Actually, pag nasa loob ko ng sasakyan, mainit na.
Pero sabihin ko sa inyo yung weather. Ngayon may Biyernes. Biyernes, March 15. Ang ating weather ay positive 10, mga Andre, no? Feels like 11 na pala, oh. Oh. Plus 11. 'Yun, mga Andre, no. Nanginayang talaga ako sa Bitcoin, kainis. Imagine kung may $2,500 ka noong mga panahon na yun, mga Andre, noong bumagsak yung Bitcoin. Kung bumili ka ng Bitcoin noon, yung 2.5 mo, ngayon, $10,000 na, mga Andre, no. Kaya lang, pag sa ganung pagkakataon kasi, mga Andre, no, pag bumagsak yung market, parang madaling, ano, napakadali makademoralize na hindi na makakabawi ito, patay na yung investment ko, yung ganun, mga Andre, no. Sayang! Sayang! Anyway, balik na ako sa ano, mga Andre, no? Balik na ako sa lugar namin. At as usual, eto si Waze, ang kaibigan natin pauwi. Yun, mga Andre, nandito pa ako sa dentista namin, sa bahay nila. Bahay nila na clinic nila. Nagpa-cleaning. Pagkatapos naglagay ng pasta, nilagyan ng pasta yung dalawa sa taas tsaka dalawa sa baba, yung gilid, mga Dre, kasi masyado rin akong ano, gigil mag-toothbrush. Kaya ang nangyayari, sa sobrang diin ko daw mag-toothbrush, yung gums ko bumababa, mga Dre, no. Kaya ayun, pinastahan niya yung part na binabaan ng gums, mga Dre, no. Kaya binigyan niya ako ng eto, may libreng toothbrush dito, mga Dre, pag nagpa-dentist ka. Binigyan niya ako ng soap bristle na klase ng toothbrush. Pagkatapos meron din tawag dito, ito, dental floss. Dental floss, mga Dre, no. Yan ang ating nakuha sa ating dentista. Wala akong binayaran, mga Dre, no, kasi libre yon sa insurance, sa insurance ni Jocelyn. Ngayon, isang oras ako dito, mga Dre, no, kaya nag-out muna ako sa Uber. Ngayon baka ako sa Uber, balik ako sa Uber, mga Dre, no. Kasi sayang naman dahil 5:30 pa lang. Ang dami na lang ano gustong gawin kasi meron pa akong ano, mga Dre, no, meron akong wisdom tooth na isa na gusto nilang tanggalin kasi meron daw ano yon, merong cavity. Eh di ayun pala, hindi pala kasama yon, mga Dre, no. Babayaran mo yon pag yung operasyon sa wisdom tooth. Out of your own pocket yon. May mga ano, may mga procedure, mga Dre, no, na hindi sakop ng insurance. Katulad na nun yung ano, yung wisdom tooth. May mga procedure, mga Dre, no, na hindi sakop ng insurance. Isa na nga doon yung pagpapatanggal ng wisdom tooth, mga Dre, no. At medyo may kamahalan dito. Kasi parang nagpabunot nun si Joy. Nagpabunot nun si Joy, mga Dre, no. At alam nyo ba kung magkano ang inabot? Parang nasa 1,200. 1,2. Apat na wisdom tooth, mga Dre, ha. Okay, meron na ulit tayong order. Grocery, mga Dre, no, grocery items. Kaya punta na tayo sa Walmart. Walmart Yantalon o Walmart Dicari. What's the rush?